Chayanis is recognized. Maraming salamat, Mr. Chairman. Let me assure Senator Pacquiao na kontra dito sa programa laban sa droga. Itong hearing na ito ay ukol sa extrajudicial killings. At ito nga, no? In fact, we commend yung mga police officers, lalo na yung mga wounded in action na pinakita kanina ni General Marquez. Kaya nga dito sa Senado, even the past Congresses, ay tinutulak natin kung ano man pwedeng benepisyo may bibigay natin sa kapulisan at sa kasundaluhan. So, we are partners dun sa inyong mga pakikipaglaban. However, ang hearing na ito ay tungkol dito sa extrajudicial killings nga. At kailangan kasi natin bantayan na kahit na isang inosente, at meron ako papakitang video mamaya for ano naman to, this has been shown sa mainstream media para to cite an example about the possibilities na ito nga ay extrajudicial killing. So anyway, punta tayo dito sa first kay General De La Rosa, sir. Yung statistics kanina na pinakita ni General Marquez, yung murder, na may increase sa murder, yung murder ba na yun, kasama doon yung mga those killed during legitimate police operations? No, Your Honor. Hindi, di ba? Hindi, so, well, just to inform our good colleague, Senator Pacquiao, yung increase na murder doon, hindi kasama yung mga namatay doon sa police operations. So, makikita talaga natin na nag-increase yung murder. Murder is, may iba-ibang elemento yan. Aside doon sa homicide. So, hindi, in the same statistics, nag-increase siya by 62%. Given the same na time frame. So, hindi natin masasabi na we feel safer. Kasi yung murder yan. So, yun lang ang ano natin. Maaari sabihin natin, in total, nabawasan yung index crimes, pero still. Ngayon, nandito tayo sa statistics na mention kanina ni Senator Cayetano na sa Davao daw ay mas safer. Safer daw dito compared sa iba't ibang cities. Ngayon, ayon sa statistics na galing sa PNP na nakita natin sa Philippine Statistics Authority, yung Davao City ay number one sa murder from 2010 to 2015. Number one ito hanggang 2015. Tapos, siya pa ay halos kalahati lang siya ng population ng Quezon City, and yet siya yung may pinakamaraming murder. Hindi ito mga police operations, ano ito ha, patayan ito with the intent and motive to kill. So, hindi again natin yung sinasabi na safer sa Davao, safest city, hindi po totoo yun. Base mismo sa statistics ng PNP. At, ito nga, just to prove a point, sa rape cases, a number of rape cases from 2010 to 2015 na mayor si ano na si Presidente Duterte, number 2 ang Davao City. So based on the statistics, hindi pwede natin sabihin na safer or safe, one of the safest ang Davao City. Ngayon ang pinapakita natin dito, since naging mayor na matagal doon si President Duterte, at ganitong approach yung sinasabi niya, eh bakit siya number one pa rin sa murder at number two sa rape? So ibig sabihin yung kanyang approach ay not necessarily nag-work. Siguro sa propaganda, sa mga social media news na mga galing sa mga fake na websites o kung anuman, eh talagang pwedeng gawing number one kahit sino eh. Pero base sa statistics, number one ang Davao City sa murder hanggang 2015, na 20 plus years na naging mayor si President Duterte ron, at number 2 sa rape. Yung rape, wala nang lusot dun eh. Rape is rape.
number 2 siya sa Pilipinas, ang Davao City. Okay. At least we can get that out of the way dahil dito nagtatapo na ng kung ano-anong mga anecdotes eh. Anyway, pupunta ako kay just one more question kay General De La Rosa. Sir, nung mga anong year kay na na-assign sa Camp Crame from Davao City, General De La Rosa? The first time was yung right after na nag-change administration, Your Honor, yung na people power si President Estrada, okay. Then na-dissolve yung PAOK TF, yes. 2001, then a little later na-transfer ako dito sa Camp Crame. Camp Crame. So mga can you say na 2005 kayo na-assign sa Camp Crame, General De La Rosa, sir? I-check ko yung record, Your Honor, basta after nung Estrada administration, Your Honor. So, anyway, wala akong pinapakita dito sa dun sa tanong ngayon except na talaga nangyayari na nagkakaroon tayo ng memory lapse pag mga taon pinag-uusapan. Is that correct, General De La Rosa, sir? So, hindi yeah. Siguro kung pag-usapan yung edad, Your Honor, mas matanda ako sa iyo. So, yes. Siguro mas madali ako nakakalimot, Your Honor. Pero, i-check ko later, Your Honor. Yes, sir. Yun lang naman yung point ko kasi may mga sinasabing inconsistency sa taon, pero precisely, you have proven na pag tinanong ka, hindi papasok sa isip mo kaagad yung mga taon na yon, lalo na kung yan ay routine. Anyway, I'll go to Senior Superintendent Abude. Sir, kilala nyo ba si Edgar Matubato? Yes, Your Honor. Okay. Na-assign ba siya sa Hinus Crime Section? I, as far as I'm concerned, Your Honor, parang narinig ko na-assign siya when I was no longer as Chief of the Hinus Crime. Nung wala na kayo sa Hinus Crime? Yun, pagkakalam ko, Your Honor. Pero hindi nyo siya kilala in person? Kilala ko, Your Honor. Kilala mo? Paano nyo siya nakikilala? Saan nyo siya nakikita? Yun nga, una nag-umpisa yung kasama siya ng pinsan niya. Hindi ko alam kung pinsan or pamangkin siya ni Police Senior Inspector Eduardo or ED Matubato. Okay. Mr. Chairman, I would like to move that we subpoena the personal records and some investigation and the investigation reports of the so-called Hinus Crime Section of Davao City from 2000. Ano kayo na-assign, sir? In January 15, 2013 up to March 8, 2006. In 2003 up to March 8, 2006. Okay. In that case, from 2003 to 2013. Anyway, Mr. Chairman, are you moving to? Yes. Let's be clear. I move to subpoena. You want to get. You don't have to move. We can request. Okay. Yes. You want to request the 2013, Mr. Chairman. That's a lot of records. Of all the personnel assigned in the the Plantilla? Hinus Crime Section. Will be the Plantilla? So that will the overlap. Plantilla or roster? Yes. I have here, Your Honor, a disposition of personnel issued to us by the Chief of the Investigation Division of the Davao City Police Office. From 2003 to 2006 or from 2003 from 2003 to 2006, Your Honor. So the 3 years are... Only one disposition of personnel in 2004, dated 2004. Yes, but I think we will need a certified true copy of the roster from the Davao Chief of Police. Chief Superintendent Manny Garland, can you provide that? Yes, sir, we will provide, sir. Can you provide that tomorrow? I'll do my best to retrieve it, sir. Because I'm trying to finish this. I know that Senator Luxon was concerned that I was going to finish this
in the next 2 days. The reason for that is, I think, it's very clear, and to correct Senator De Lima, this is an investigation on extrajudicial killings of drug pushers. I think even in the resolution, nakalagay yan, pero recent and rampant extrajudicial killings ang nakalagay. But anyway, we will do that. No, we will do that. So try to bring it over tomorrow so we can dispose of the matter right away, if that is possible. After all, you can have it sent by email. Yes, Mr. Chairman, sir. Thank you. Thank you, Chief Superintendent Garland. Go ahead.